association. Nag-start ng 2018. So, ako bago lang ako naging presidente, 1 year maigit pa lang. Kasi I was an ex-OFW for 14 years. Nakita ko yung buhay sa abroad at buhay sa probinsya, buhay sa syudad, buhay sa tabing dagat, buhay sa bukid. So, ngayon nakita ko ang asosasyon ng Sangit-Sangit Fisher Folks Association. Malaki ang potential. Bakit? Kasi tabing dagat and then mayroong bukid. So, ngayon, nakita ko yung member parang nagkaluya sila before. Sabi ko na why not na gawin nating parang ano ba yung may buhay. Nakita ko rin sa ibang bansa, even yung mga ganito, ang mamahal na mga pangbiray lang namin sa mga pintuan, sa mga window. Nakita ko, sabi ko, why not na gawin natin sa Sangit-Sangit Fisher Folks Association na zero garbage. So ngayon, nabuo yung ano ko, yung konsepto ko na magkaroon ng livelihood ang isang barangay. And then after that, sabi ko, bakit barangay ko lang? Bakit hindi sa buong Leyte-Leyte kung saan ako nabilong? So ngayon, sinishare namin ito sa lahat ng association. And then yun nga, nagkaroon kami ng publicity, nagkaroon kami ng marami pang mga customer from outside town, even Tawi-Dagat, sa Maynila, sa Cebu. So sabi ko na, why not na i-improve natin yung mga, especially mga machineries. Una-una, nagkaroon na ng award sila through sa before. So, bless kayo ang association through Saad. Doon nag-start ang tahungan, then nakatulong sa mga pamilya dito sa tabing dagat na nakapag-aral yung mga anak nila, nagkaroon sila pambili ng bigas, additional. So, ang naging problema lang minsan yung red tide, alam natin, since nga association kami, license kami, hindi kami pwedeng kumontra sa mga problema labi na sa policy ng before. Halimbawa, may red tide, may nakastock na kami ng mga product para sa process. So, dapat naka-prepare din kami ng mga ganito kasi in case na may problema sa dagat, meron na kami naka-stock. Ang consumption, ang market namin hindi mag-stop. So, ngayon, dahil nga sa dami na lang, katulad ngayon, ang dami kong order from Cebu, nag-order sila ng 50 sacks of tahong. No? Hindi mo provide ng association namin kasi nga we started from Saad alone. So, ngayon, ang inano namin na senior na namin sa iba't ibang Fisher Folk sa buong Leyte-Leyte. So, nagkaroon kami ng agreement ng mga presidente na in case na may order kami, kukuha na kami sa kanila ng mga product. No? So, para magtulungan kami, give and take. So, ganun po nabuo ang ano namin konsepto ng association to help each other, government and also the members of the association. Kung ano yung ibibigay ng government sa amin, talagang pinapahalaga namin yan. Actually, hindi talaga kami mag-stop lang sa association. I want to be a cooperative. Kasi alam naman nyo, ang cooperative is very big organization na. And then, we can help more people pa. Yung mga livelihood sa mga tao, especially yung mga may mga knowledge. Kasi yung mga tao na nire-reject sa kumpanya na kung saan sila nag-apply, dito sa amin, welcome kayo. So maraming trabaho dito. Sabi ko nga, magkaroon kami ng mga process product dito. Kung ano natutunan ko sa abroad, i-apply ko dito. Bakit pa kasi ang Pinoy mong gawas pa nga na may daganta diri. Ah, no? And even this one, yung dagat pa lang, umpisa pa lang, yan pa lang, millions, pwede natin kitain dyan. So yun po ang ano ko talaga na, 5 years, hindi lang 5 years, 3 years, gusto ko 3 years, as ako na kami, cooperative na kami. Sa Sangit-Sangit Fisher Folks Association, pinaagi sa tahong culture at sa shellcraft production, kinapuy, mamamahon, siguradong maangko.